Siyempre, kada may pupuntahan tayong lugar, naghahanda tayo. Hindi ko nahanda sarili ko na makikita ko na naman si Lyndon Lisuy ngayon. Lyndon, tumayo ka lang nga sandali. Ito kasi ang expert sa maraming mga sakit, mga diseases, yung mga mamabigat. Nung nagkaroon tayo ng issue sa MERS coronavirus, ako nagpapaliwanag sa akin noon. Susunod na linggo, meron ng encephalitis niya. Tapos pagkatapos noon, Ebola. Sabi ko, Lyndon, mahusay ka ang tao, marami ka tinutulong sa akin, pero kung pwede, tsaka na tayo magkita muli. Nalikada magkita tayo, mabigat ang mga problema ang inaharap mo. Alam niyo, baka pwede ikwento ko lang sa inyo, no? Para maintindihan niyo ano ba trabaho ng presidente. Holy Week ko eh. No? Nagkaroon tayo ng abiso na meron tayong kababayan galing sa Middle East, tumating ng Pilipinas. At pagkatating niya sa Pilipinas, 12 oras after dumating siya, doon tayo sinabihan na tinesting siya sa MERS coronavirus at positive raw siya. So, yung sakit na yun, wala pa sa atin ng mga panahon yun, bigla nandito na, meron may positive, ilan kaya makakahalubilo niya, direct, tama ba, nung araw, direct physical contact para makahawa. So, itong taong punto, taga Bicol, dumating na, ulitin ko, bago tayo na-episohan ng embassy natin doon sa pinanggalingan niya, 12 oras nang nakatungtong sa Pilipinas. So, sa loob ng 12 oras na yun, ilang kaya ang nagkaroon na siya ng physical contact, nakamayan, nayakap, nahalikan, yung pag, dahil OFW, di ba? Pagdating sa kanila, ilang kaya ang dumating, Ninong, dumating ka na pala, nasa niyang pasalubong ko sa mayakap. No? Tapos kada isa noon na ma-infeksyon, no? May tinatawag na geometric progression, di ba? Yung lahat naman na makakahalubilo noon, potential rin. So, madaling salita, merong manual ng DOH kung paano mag-handle ng krisis na to. Eksakto, Miyerkules, no? O Miyerkules Santo, noong Holy Week, karamihan ng ating katrabaho, wala na po sa Metro Manila, nagkandara pa tayo ng gusto doon hanggang mga 3:30 na umaga yata eh. No? 3:30 na umaga po bago natapos yung lahat ng plano ko nung gagawin. Una-una, tingnan lahat ng pasahero, hanapin lahat ng pasahero, kulang-kulang 418 yung hahanapin nating katao. Pag nahanap mo yung 418, tatalim mo na rin, simula na dumating sila, ano pinagagawa nila para mahanap yung tawag doon ay contact tracing. Alam niyo, hindi ako nakikinig kasi na gano'n. Hindi, madaling salita ho, no? Natapos yung krisis. Pero doon ko na talaga nakausap, silindong sa puna iba pa niya makasama sa DOH, kasama na rin yung mga proseso sa immigration, kaya ating PNP. Pero madaling salita, medyo na-prevent natin. Nung natapos yung lahat yan, kinalabasan na naging negative na itong inaalala nating carrier. Okay. Pero siyempre, kailangan na excitement sa buhay unang mga naglilikod sa bayan. Okay, no? Yung last time ko dito sa Zambales, kasi nag-attend ako ng graduation ng Merchant Marine Academy. Napakahusay unang parada. Alam ko dito sa Zambales, pamoso ang inyong mangga. No? Pero hindi ako nagpaparinig kay Governor Ribdani. No? Kung may sobra siya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Marunong kaming makatanggap ng vitamins niyan kung gusto niya. Binibiro ko at matagal na ako kami magkasama. No? Anyway, narito po tayo ngayon para saksihan ang isa sa namang patunay sa ating panata. Sa pagunlad po, walang may iwan. Sa Dang Matuwid, inaaruga po natin ang lahat ng ating mga boss, lalo na po yung talagang nangangailangan o yung mga pinaka-nangangailangan. Una nga po natin pinuntahan kanina ang groundbreaking ng bagong outpatient department na inyong President Ramon Magsaysay Memorial Hospital. Sa kasalukuyan, ang PRMMH, ang nag-iisang major hospital dito po sa Zambales. Dati, abiso sa atin, dumadayo pa kayo sa Maynila, o dumadayo po sa Maynila, iba niyong pasyente para po magpagamot. Inaksyon na nga po natin ito sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program. Pinaundahan natin ang pagsasaayos ng inyong hospital para makapagbigay ng agarang serbisyo dito po sa inyo sa Zambales. Kwento ko na rin po sa inyo dahil baka ito na hong last time kung makaharap kayo, bigay niyo Pangulo, no? No, ako po'y nagpunta ng Apayaw, sabi sa akin ng gobernador, putihing gobernador, Butchibul. Noong araw roho sa kanilang lugar, dahil nasa tuktok nga ng Pilipinas, di ba? Pagandahan ng ambulansya. Pinapalingon ako sa akin at syempre curious ako, pwede magpapagandahan ng ambulansya?
Sagot niya sa akin, yun lang ang tsansa na may sakit, may takbo sa pinakamalapit na ospital sa kamakarating na probinsya para magpagamot. Sabi pa nga nung isa nagtestimonya, lugar ho na napakalibre, bola karsada, dadaan ng kubat, pag mamamaliki sila ko, no, kayang dalhin dalawang kamay lang, ilang pwede na mabili. Pag may sakit, maglalakad doon sa gubat ng dalawang araw. Kaya yung gubat raw po nila, nagmistula na rin sementeryo doon sa mga may karamdamang hindi na nakaabot sa ospital. Okay po. Yung ngayon raw, sabi na, iba na, maganda na raw ospital nila, referral hospital na sila ngayon, hindi na sila nagpapadala kung saan sila pinapadalan. Ngayon po, noong 2012 po, naglaan tayo ng 10.5 million pesos para sa renovation at expansion ng operating room, delivery room complex ng naturang President Magsaysay Hospital. Pati na ang pagbili ng mga kagamitan gaya ng mga kama sa hospital, incubator, defibrillator at iba pa. Ngayon taon naman po, naglaan rin tayo ng 24 milyong piso para sa pagpapaunlad ng emergency room at laboratory. Nandiyan rin ang pagpapatayo ng bagong outpatient department, pati na ang isang 50-bed ward para maitaas sa 200 ang bed capacity ng PRMMH. Habang tinatayo nga lahat ito, nabanggit ng ating butihing Governor Rebdani, kulang. Sabi ko, huwag ka maglala. Mamayang hapon, no, mga kampanya rin ako dito sa Zambales para mabili ko sa papalit sa akin na may kulang pa dito sa Zambales na kung pwede puruin na niya. Yung ating umpisa. Noong nag-uumpisa ho tayo, puro utang ang iniwan sa akin, kaya ang hirap pangako. Ngayon, oh, pag sinabing may kailangan, may parating, may paraan at may pagkukunan tayo. Target po natin matapos pag-upgrade nitong ospital po nyo ngayong buwan ng Setyembre, kasalukuyang taon. At iba na po siyempre, magre-ribbon kating malamang nun. Pero sinisiguro natin pulido at naaayon sa pangangailangan ng ating mga boss ang proyekto, maski hindi na po sa atin ang kredito, basta maayos ang kabuhayan at kalusugan ng ating mga boss, tayo po'y kontento-kontento na. Kanina po, nakita nyo, nilunsad natin ang dengue vaccine school-based immunization program dito po sa ating Region 3. Alam nyo po, may panahon po nung araw, yung dengue seasonal. Ngayon po, all year round na. Masakit po sa Pilipinas, tinanong natin ano ba yung prevalent strains. Ang sagot sa atin, all strains present in the Philippines. No? Ibang sana, di ba? Yun yung, nung nag-uumpisa po tayo, nakausap natin itong Sanofi Pasteur at one time. Dahil sila nga nagde-develop ng isang vaccine na makukuhang bawasan, no? Yung debilitating effects, yung bigat ng pagkakaroon ng dengue. At sabi mo sila, medyo mahaba-haba pa yung proseso. At talaga tuwa-tuwa tayo nung nakita natin ulit sila nung pagpunta sa Paris, kung di ako nagkakamali, kung saan natapos na yung mga trial at napakita yung visa nito mga gamot na ito. Yung kwento ko lang sa inyo, yung dengue, palagay ko lahat tayo may nakilala na nagkaroon ng karamdaman dengue. At nakita natin kung anong dinaanan ng pasyente at ng pamilya pag nagkaroon ng dengue. Siguro, marami sa atin may karanasan na rin na naghahanap ng dugo, di ba? Pagkailangan salinan ng dugo ang mga nagkaroon ng malubhang kaso ng dengue. Isa ho sa personal kong karanasan, merong isang ambassador ng taga-Europe. At talaga sobrang minahal ng Pilipinas na gumawa siya ng pamphlet para nagmistulas ang travel agent ng Pilipinas para sa mga kababayan na dumarating sa Pilipinas. Yung bang lahat na matanawin, mga dapat puntahan, sinali niya sa lingwahe nila at talaga tumutulong sa atin sa tourism. Ano naman ang binigay ng Pilipinas sa kanya? Pagkaintindi ko, hindi bababa sa dalawang beses siya na dengue o kaya naging tatlo pa. No? Noong nag-retire ho siya, talaga mahal tayo, na dengue na siya paulit-ulit dito, na natili siya dito sa Pilipinas, dito rin po nakatira, dito rin po nakapag-asawa. Okay. Palagay ko, maliwanag ko, no? Na kung imbis na magkaroon ka ng sakit, no? Eh makatulong tayong mabawasan magkaroon ng sakit, o kung hindi man mabawasan yung epekto ng sakit, eh napaka-importanting pagkikilusuyan sa ngayon ho ba tayo lahat dyan. Yeah? Imbis na diretso ang bahala na si Batman. Yeah? Ito, gagawin natin lahat ng paraan, base sa siyensya, kung ano magagawa natin para pangalagaan ng totoo ang kalusugan
ng ating mga kababayan. Kanina po, kung nakita nyo doon sa presentation ni Janet, meron yung mga, ano tawag doon, vector eradication. No? Yung isang pinakita yung fogging machine. Yeah. Ano ba yung fogging machine? Sa totoo lang, ako naniniwala, bubugahan nung insecticide, si mosquito. Pero ang totoo po yan, kadalasan natataboy yung mosquito. No? So wala dito, punta sa kapitbahay mo. Parang yan ang epekto. Ngayon, pag nagbuga naman doon, baka balik sa'yo. So wala ho, hindi ho talaga permanente yung solusyon. So ang inuulit-ulit lang po ni Janet, maganda yung prevention, yung vector, yung nagtatransmit ng disease, pugsain natin. Pero kung saka-saka, hindi naman mapeperfecto, mapupugsa lahat yan, pag tayo dinapuan, paano bang gagawin para hindi maging malubang-maluba yung karamdaman? At palagay ko, mas maganda na yung paliwanag ni Janet kesa naman ako magpaliwanag sa inyo na mas madala, eh, hindi naman po ako doktor at sana hindi ako madalas maging pasyente. Meron mo po, malagay itong nakakuha tayo ng bakuna laban sa dengue. Balita natin, Pilipinas ang pangalawang bansa pa lang na nakapaglisensya nitong Dengvaxia, ang unang dengue vaccine sa buong mundo. Ang pondong inilaan po ng DOH para sa bakunang ito, malaki-laki po, 3.5 billion pesos. Isasama po ito sa listahan ng libreng bakuna sa ilalim ng ating National Immunization Program. Kasama naman ang DepEd, DIRG, local na pamahalaan, pinapatupad natin itong school-based immunization. Layo nitong mabigyan ng libreng bakuna laban sa dengue ang halos 1 million grade 4 public elementary school pupils, edad 9 at pataas, sa NCR, Region 3 at Region 4A. Baka may magsabi na naman, bakit tayo namimili National Capital Region, Southern Tagalog, at saka ang Central Luzon. Purkit ba yan ang pinakamataong mga riyon? Yan ang uunahin nyo o sila lang bibigyan nyo dahil eleksyon ngayon? Hindi po. Dito po pinakamataas ang incidence ng dengue. Kaya dito siguro ang pinaka-importanting unahin dahil dito ang pinakamaraming kaso. Ang sa atin po, prevention is always better than the cure. Wala lang po siguro tututol na kung pwede maiwasan ang sakit, dapat lang po itong tugunan o gawin kaagad. Nagpapapakuna po tayo para maiwasan ang pagkakaroon ng karamdaman gaya nitong dengue, tigdas at iba pa. Dati nga po, limitado lang sa mga pribadong ospital ang mga bakuna. Kaya noon, kapag napunta ka sa pampublikong ospital, para bang ang nasasabi, sorry na lang kayo. Kaya naman po, pinalawak po natin itong ating National Immunization Program para maging ang ating mga pampublikong ospital may access na sa mga bakunang ito. Ulitin ko po, no? Kanina, liwanag na pinakita sa atin ni Janet kung gaano katagal na available ang iba't ibang mga vaccine o bakuna. Pero mahal, hindi maabot ng nasa laylayan, kaya parang ang bahala na lang si Batman sa inyo. Sabi po natin, walang maiiwan. Ang budget ng DOH, kundi ako nagkakamali, simula nag-umpisa tayo, ay nag-times 3 na. 300% increase na. At ito na ho ang resulta. Yung equipment na nasa harapan nyo. Yung kakayahan sa bakuna, yung kakayahan ng PhilHealth. Bahagi pa rin po ng ating strategyang isulong ang kalusugan pangkalatan. Ipinamahagi natin ang tamang serbisyo para sa kalusugan ng pamilya o check-up equipment packages para sa 132 barangay health stations, 32 rural health units dito po sa Zambales. Lamang po nito ang makagamitang gaya ng thermometers, stethoscope, digital blood pressure apparatus, glucometer set, dressing set, at nebulizer. Sa tulong po nito, nabibigyan lakas at kakayahan ang ating mga LGU na nangangagarang makatugon sa mga nangangailangan ng atensyon medikal. Alam po nyo, nung araw, meron naman itong mga barangay health station, meron raw pong kwarto, may mesa, may silya, walang kagamitan, pag may kumonsulta, kwentuhan na lang. Yeah. Tinawag pang barangay health station. Ngayon po, kinumpleto na natin. Mula sa pagtatayo at pagpapaunlad ng infrastruktura hanggang sa pagsisiguro malayo sa sakit ang bawat Pilipino, tinututukan natin hindi bukas makalawa kundi nauna. Sa daang matuwid, pinapalawak at sinasagad ang benepisyo ng bawat programa at proyekto para ibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Halimbawa na lang po, ang Patawid Pamilya Pilipino Program po, pinalawak natin ang gusto. Ang dinatnan natin beneficiaryo sa Patawid Pamilya sa buong bansa noong taong 2010, nasa 780,000 lang po. Dito po sa Zambales, medyo maswerte pa kayo, meron kayong 1,111 na beneficiaryo ng Patawid Pamilya.
Siyempre, oh, mapapag-isip tayo. Hindi, teka muna, oh. 2010 ho yun. Yun ang dinatnan natin. At saka, para mapapag-isip ka, napaka-perfecto naman ng numero. 1111. Parang nung binibigyan nung kaming grado sa ano, sa paaralan ng araw, yun ang nireklamo namin pag hindi maliwanag kung ano yung gradong binigay sa amin ng teacher. Tawag namin, gumamit yata ng dartboard. No? Eto, bibigyan ko ng A. Pak. No? Eto, bibigyan ko ng F. So, 1111. Sa daang matuwid naman po, sinigap natin matukoy at maabot ang nasa laylayan. Yung dati yun nilang 1111, ngayon po, 19,433 na kabahayang nakikinabang sa programa pong 4Ps. Kasama na po sila sa 4.6 milyong kabahayang target. Kabahayang target natin makumpleto ngayong taon. Last year po, nasa 4.4 milyon na kabahayan na tayo. Ayon po sa inisyal na pag-aaral, 7.7 na pong makababayan natin ang natulungan matawid o makaangat sa tinatawag na poverty line. Dagdag pa dito, pinalawak din natin sa sakop ng PhilHealth. Sa Zambales po, nasa 685,000 na pala ang saklaw ng programa. Bahagi na po sila ng 93 milyong Pilipinong benepisyaryo nito sa buong bansa. Maganda nga po sa mga tagumpay natin ito sa daang matuwid, nagawa natin ng hindi nagdadagdag ng buwis maliban sa syntax. Naroon naman po nyo, ang Lion ay paula rin na servisyong pangkalusugan at ilayo tayo sa mga bisyong tinatawag. Magbalik na po tayo. Saan ba tayo nagmula? Nasaan na po tayo? Maharap tayo sa sanghanda noon at saan ba tayo dapat nakatutok sa sarili o sa kapwa? Ipagpapatuloy ba ang dating kalakarang ating dinatnan o tatahakin natin ang pagpapatuloy ng pagtahak sa daang matuwid? Binigyan nga niyo po ako noong araw ng pagkakataon na simulan ang transformasyon. At sa inyong pakikisa po, talaga namang napakalayo na ng ating narating. Pero itong mga pinaghirapan natin tagumpay, pwede pong nanganganib sa kasalukuyan. Lalo na po, kung ang magtitimon sa atin, pagtapos ng halalan ay hindi pareho ang pananaw. Tatandaan na natin yung pinanggalingan natin, baligtad ang pananaw. Sa Mayo, nasa inyo po mga kamay kung magiging permanente pagbabagong ginagawa natin. Bilang aman ng bayan, simple lang ang pananawagan ko po. Suriin natin mabuti mga nagpepresenta ang maging pinuno ng bansa. Piliin natin ang may integridad, may malinaw na plano at tunay na maglilingkod sa ating mga boss. Sa akin po, mata sa mata, masasabi ko sa inyo, ang siguradong magpapatuloy po at magpapalawak na ating tinatahak na daang matuwid ay ating po mga kandidato si Mar Rojas at si Lenny Robredo. Sabi nga, ang magandang kinabukasan, maganda pong kinabukasan pinagsisikapan. Simula pangalan po ng ating mga tumbay at tiwala ko kayo ang aking mga boss ang huhubog at magpapatuloy ng pagbabago para makamit ang isang Pilipinas talagang may papagmalaki natin sa susunod na salinlahe. Ulitin ko po, no? Talaga naman sa ating sistema demokratiko, no? Pipili tayo ng mga pinuno dahil nakapangyarihan na sa taong bayan. Natural po, sa pagpili natin, yun ang magsasabi ano ang pupuntahan natin. Pag tayo buboto, huwag natin kalimutan. Buhay natin, kasama dyan. Pero mas importante siguro, buhay ng mga salinlahing nakakabata sa atin na talaga naman pong tatamasa na mas maraming biyaya o tatagal ang pagdudusa pag nagkamali tayo. Ako po'y tinuruan magtiwala sa ating mga boss, ang taong bayan, kaya buong buo pa rin ang tiwala ko. Kayo na po ang bahala sa ating lahat. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo lahat.